have you ever felt? Are you listening? So what's up mga sadik, nandito na naman tayo at nagbabalik. Tom TV is in the house. Kung napapansin nyo yung tawag ko sa inyo is hindi na bro o bra, mga bra. At sadik na kasi nga dito sa Saudi Arabia, pag tinawag kang sadik, ibig sabihin nun kaibigan. So lahat kayong nandyan nanonood sa akin is mga kaibigan ko na. So lahat kayo kaibigan ko. Pero bago yan, syempre intro muna tayo para kunyari YouTuber, let's go! So ayun na nga guys, ang gagawin natin ngayon is mag-haul tayo ng ating mga pasalubong para sa ating pamilya. At kung napapansin nyo, nandito yan sa likod ko. Yan. Alam nyo, napauwi na tayo, so kailangan natin mag-ipon para pagdating dun sa time na uuwi tayo, hindi tayo magagawin. Pero bago yan, syempre, bibigyan ko kayo ng mga tip sa mga bagong uuwi ngayon o mga baguhan na OFW na uuwi sa kanilang pamilya. At may mga at nag-iisip sila kung saan nila lalagay, kung paano ba gagawin. Bibigyan ko kayo ng mga tip. Ito muna yung number one tip ko sa inyo guys. Yun na nga guys, welcome to Saudi Arabia. Dahil malapit na tayong umuwi guys, nagsimula na ako mamili ng mga items na ipapasalubong ko sa family ko at sa ibang friends ko. Pero ang iuunahin natin is yung non-food, kain mo tayong popcorn. Una natin yung haul is yung pulbos. Etong Enchantor. Yan. Etong Enchantor na to guys, kilalang kilala dito sa Saudi Arabia. Lalong-lalo na yung mga babae. Kasi may mabango to guys, kung siguro kung nakasubok na kayo nito, mabango tong pulbos na to. At mura pa. Pero syempre guys, bibigyan ko pa kayo ng isang tip. Pag bibili kayo ng mga gantong product is check nyo muna sa mga website yung mga bibilan yung store kagaya na itong Lulu kung sale ba yung mga gusto nyo bilhin. Kasi kung sale, bilhin na kayo para hindi sayang yung pera nyo at yung pagod nyo. So bumili ako na ito. Ito kasi sale. Pag bumili ka ng isang peraso is 12 real. So pag tatlo, nakuha ko lang siya ng 7 ang isa. So 250 grams. Bumili ako ng tatlo na ito. Ito yung mga nauna ko, tatlo. Tapos, may mga maliliit. Yan. Maliliit. So, isang piraso na itong maliliit is, ano, is 6 real. So, may ba, ano siya, nag-sale siya ng 5 real. Is 5 real ang isa. Ito kasing kulay pulang, ano, Enchantor na entire, itong kulay pulang na Enchantor, medyo, ano kasi siya, medyo mabilis maubos, kaya mahal. Yung ibang essence kasi, hindi masyadong mabenta kaya sinasama nila sa kulay pula para mabenta nilang mabilisan. So yung bili ko rito is ano, 3 plus 1 is 15 real. So may libreng isa. Bumili ako na ito ng 24. Bumili ako ng maliliit, 25 pieces plus yung malalaki, 3. Yan. Kasi ito guys, magandang dalihin to sa ano, sa pabagahe nyo. Unang-una magaan siya, pangalawa mabango. Saudi lang ang meron nito, original. So, mabango, pangatlo mura pa. So, pasok yan. Number 2, binili natin is etong mga shampoo. Vatica. May iba-iba rin siyang ano, may iba-iba rin siyang honey with egg rin siya. Merong lemon with yogurt. Bumili ako ng 10 pieces na Vatica shampoo. Okay. Tapos, pangatlo. Ito naman, lotion. Bumili ako nitong Nivea. Ito kasi yung request ni Mama, ni Mother Earth sa akin. So gusto daw yung Nivea. Ang price, original price nito is nasa 33 real. Pero nag-sale to sa Lulu ng 15 real lang. So bumili ako ng dalawa para kay Hermat. Okay. Dalawang lotion. Ilang grams ba to? 625 ml. Tapos, guys, bumili ulit ako ng
Jergens na white soft Jergens softening mask. 400 ml naman 'to. Bumili ako ng 4 na piraso. 2, 3, 4. At bumili ako ng isang lotion na Enchantor. Yan. Pwede na yung kagaya ng Pulbos to, yung brand ng Pulbos. Kasi guys, kung siguro yung mga makakapanood nito, makaka-relate ito dun sa amoy nito mga Enchanto, lalo-lalo na yung kulay pula. Napakabango talaga niya. Etong Pulbos na to guys, kahit hindi ka na magpabango, ilagay mo lang to sa katawa mo, tapos pag pinagpawisan ka, ang bango-bango pa rin lalo. At bumili rin tayo, nag-sale din kasi yung Jergens sa maliit. Ito, isang piraso na ito guys is isang piraso na ito is 10 real. So nag-sale siya ng 5 real. Tapos may kwento pa rito guys kasi hindi namin nakita dun sa brochure na sa isang tao pala is 2 piraso lang. So ang dami namin kinuha, kasama ko si Peter nung time na yon. Tapos ang nangyari habang palabas kami ni Peter, nagkikwenta si Peter nung binili niya, ba't sobrang mahal daw. E parang alam niya, nag-reach lang daw sa ganitong presyo yung mga nabili niya. Tapos yun, nandito na kami sa bahay, na-realize namin na yung 2 lang pala yung na-discount na to. Kasi nga every person is 2 piraso lang ang pwedeng kuhain. So kinamagahan binalik namin yung iba na to kasi nga syempre mahal-mahal, 10 real lang isa. So mapapamahal kami. Binalik namin, tapos ang ginawa namin is binili ulit namin. Pagkabili ng 2, balik ulit ng 2. So ganun ang ginawa namin. So dapat talaga sa isang tao 2 piraso lang. Kaya kung bibili kayo ng mga promo items guys, double check nyo yung resibo nyo. I-double check nyo rin yung chef talker nung bibili nyo. Kasi nga minsan may nakalagay doon na sa isang tao is 2 piraso lang o hanggang 3 piraso lang. Yun, tip ko yun sa inyo guys. Pag may mga promo, double check nyo kung ilang piraso lang ba ang pwede sa isang tao. At double check nyo rin kung yung price na yon is tama dun sa nakuwenta sa inyo. Okay? So, ito maliit na to. Bumili ako ng 7 pieces. 7 pieces na maliit. Tapos, bumili rin ako ng Jergens na sabon. Okay. Jergens yan. 6 pieces yan guys. 12 riyal. So bumili ako ng 2. 2 pack ng Jergens soap. So 2 ulit yan. Tapos, syempre hindi mawawala yung sabon na Dove. Okay. So eto guys, yung 4 na piraso, 15 riyal. 4 na piraso, 15. So bumili ako nitong dapat 20 pieces tong nabili kong Dove, kaso naubusan ako ng sabon. So ang ginawa ko, ginamit ko muna yung isa. Pero 20 pieces to. Yan. Bali 19 pieces na lang yun. Tapos yung pinakang huli is huli na to guys. Itong Colgate Max. Yan, Colgate Max. Ilang ml to? 100 ml ang isa. Nabili lang namin to ng 55 real. 12 pieces. 55 real, 12 pieces. So, complete na lang to. So, ayun na yung mga non-food na nabili natin guys. Next naman na i-haul natin yung mga food. Yung mga chocolate. Yung mga ganun pasalubong natin sa mga chikiting natin. Tapos guys, bigyan ko pa kayo ng tip. Ulit, uulitin ko yung tip na sinabi ko kanina. Kung bibili kayo ng items na mga ganito, pumunta muna kayo sa website ng mga store na pupuntahan nyo. Example, dito kasi sa Saudi Arabia, sikat ang Lulu, Carrefour, Panda, Otain, yung mga yan. So pupuntahan nyo yung website na yun kung ano yung sale. Example, sa Lulu, sale yung ganito, sale yung lotion. Dating 20 real, naging 10 real na lang. So puntahan nyo na kung may bala kayong bumili ng mga pasalubong yun para at least makamenos gastos kayo. Plus, kahit papalo, hindi kayo mabibigla ng isang bilihan lang. So, pakonti-konti every sweldo, pakonti-konti tayong bibili para at least may ipon yun at hindi ka na mabibigla pag malapit ka ng umalis. At makukustomize mo siya at malalaman mo yung kilo ng mga
binili mo. Kasi kung bibili tayo nung ano na yung rush hour na hindi ka gaya ng ganito is nakakapag-ipong ka. So yun yung tip ko sa mga bago na uuwi pa lang. Bigyan natin ng montage yung mga lotion na yan. Kahit pa paano, konting montage sila. Let's go! Hanggang dito na nga lang tayo guys at sana may napulot kayong konting tips sa aking mga binigay lalo sa mga bagong OFW at yung mga pauwi pa lang. At maraming salamat sa mga nanood at sa mga manonood pa at sa mga sumuporta at susuporta pa sa akin sa mga videos ko. At kung hindi pa kita sadik, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell button dito sa gilid para lagi kang updated sa aking mga vlogs. At yun na nga mga sadik, hanggang dito na lang. Peace!